add na tayo ng 1/4 cup na butter, yung melted butter. Then maglalagay tayo ng 1 can ng condensed milk. So lalagay na rin natin, mix din uli natin. Then mag-add tayo ng 1 teaspoon na vanilla. Ang pabango ng ating macarons. Then guys, mag-a-add na tayo ng 3 1/2 cup na desiccated coconut. So ilalagay ko na yung desiccated coconut. So nilagay na natin yung ating desiccated coconut, 3 1/2 cup. So mix natin maigi. So napakadali lang gawin tong coconut macarons. Napakasimple. Simpleng ingredient lang. Kahit sino sa bahay, ito yung homemade coconut macarons na napakadaling gawin. So masarap na merienda. Magugustuhan ng mga bata. So after na ma-mix natin maigi, pwede na natin itong ilagay dun sa ating cup liner. Then prepare na tayo ng oven natin, i-preheat na natin. Para mainit na yung oven natin ng 180 degrees. So i-oven natin siya ng 20 minutes. So guys, lalagay na natin sa cup liner yung ating mixture na macarons, no. So 1 tablespoon to, no. Yung pinakapantakal natin, nilagyan ko ng butter para maging medyo oily siya, hindi dumikit yung ating mixture. So pagtakal natin, ayan, oh, medyo pabilog yung ano, paglagay natin dito para bilog din siya dito pag nilagay. Ayan, para maganda. So hindi naman natin kailangan siksikin. Bilog lang para paglagay natin, bilog din. So para parang cupcake lang yung ano style niya. Oh, ganun lang. Oh, pag naglagay tayo, ayan, oh, dali lang. So makikita niyo bilog na yung pinakaibabaw niya. So ito, pwede nating ibenta din kung gusto natin. Ayan. Pero ito, pang merienda lang namin. So guys, natapos na natin mailagay sa liner yung ating macarons. So i-open na natin siya. So i-open natin siya ng 20 minutes sa 180 degrees. So, ayan. Okay, so anguy na natin yung ating macarons. So, okay na to. Okay, so lalagyan natin ng butter yung pinakaibabaw niya, no? Melted butter. Babrasan lang natin para kumintab. So guys, pagka napahira na natin ng butter, pwede na natin siyang ilagay sa box. So ito, o pwedeng pampasalubong, pang merienda, or ito guys, oh. So yan. So po pwede na ito pang benta or pang pasalubong pagka uuwi tayo ng province. Ayan, oh.
Pwedeng by 12 or by 8 yung mas maliit. So, compute nyo na lang kung magkano nyo itong bebenta. Depende dun sa gastos nyo, no? So guys, ito ay pwede nyo ibenta ng 5 pesos ang isa. So, pag ganitong nasa box, pwede nyo itong ibenta ng 60 pesos. So, ito naman ay 40 pesos. So, pag marami yan kasi kung 5 pesos ang isa, mabibenta nyo talaga ito ng 40, ito 60. So, ganun lang guys, no? Sana ay meron na kayong napulutuling idea related dun sa ating homemade macarons. So guys, ito na yung natapos nating macarons. Yung homemade macarons na ginawa natin. Napakasimple. Madaling gawin, masarap. At pwede nating gawing pampasalubong. O pwede rin nating ibenta online kung gusto natin. So, ito guys, titikman na natin kung masarap talaga yung ating macarons. So, ito na. Tikman ko. Bango. Masarap. Lasang-lasa yung ano niya, no? Yung desiccated coconut. So, ito guys, ay pwede natin talagang gawing ano, no? Pangbenta online or pang pasalubong in case na uwi tayo ng province. So, try nyo din itong gawin. So, guys, if nagustuhan nyo naman itong video na ito, at may natutunan kayong bagong idea na makakatulong sa inyo, please like and subscribe to my YouTube channel. And keep safe guys. Ingat. God bless.